Hi everyone, it's Norma here from Spry and Shaked, and I make this video just to give you an information paano ako napasok sa Etsy shop and why I consider the Etsy and the print-on-demand business versus my full-time job. So, hindi ko na i-edit po itong video na to. This is as is. And well, you find a lot of video, especially in YouTube and TikTok, and they're giving an information na ganun kadali na mag-put up ng Etsy shop and then mag-sell ng iyong products sa Etsy shop. Actually, hindi po ganun kadali. So, it's not that easy to set up the store at hindi siya yung tipo ng business na i-start mo dahil gusto mo lang. So, why I consider the Etsy shop and a print on demand bubulol ako versus 9-to-5 job is because like I see my passion kasi in editing, and it's one of my like na rin. So I started the brand and the same name, it's Spry and Shaked, in the middle of pandemic. However, on that time talagang ang dami rin talagang nag-open ang kanilang mga little business. So I still keeping my brand, and adding to my brand is pinush ko yung etong Etsy shop ko, and then inad ko yung aking custom design. Nag-start ako sa mugs actually kasi yung editing, it takes time din. And then yung pag-put up ng Etsy shop, pagandahin mo yung shop mo, yung editing mo, and everything that stuff is takes time actually. So, hindi ganun siya kadali na sit down mo lang, mag-edit ka lang, and then kikita ka na ng money. So, yung mga video na nakikita nyo as they're making like 70,000 already, kumikita na sila ng malaki. It's just because they've been on the business for 2 years and 3 years already. So, kaya kumikita na sila ng ganun kalaki kasi they made their time already and they started like 2 years, 3 years ago. So, nakuha na nila yung timing and then yung information, lahat ng market is nakuha na nila. But why I consider the Etsy shop and print on demand is una-una sa lahat is yung convenience na wala kang bibilhing product and then i-tetenga mo sa'yo. Kasi nag-start ako ng brand na bumili ako ng product, I make it pretty, and yung market is napakalaki. And nag-start ako doon, it's just because like, dahil gusto ko lang, or dahil yun ang gusto ko, yun ang profession ko. I'm a hairstylist like on the side, and nag-start ako ng brand na hindi ko masyadong pinag-aralan, you know. So then, I came up to the point where I have to choose a full-time job and the business. So I choose the business. And inad ko yung Etsy and yung print on demand. When I started the print on demand, pinag-aralan ko talaga siya kung ano, paano kikita, paano yung marketing. I'm still studying like hanggang ngayon, like iniisa-isa ko siya kasi ako lang din ang gumagawa. I don't want to hire people na ibibigay ko sa kanila yung trabaho and then pag nawala sila, sa akin din lahat mapupunta and then nakahanga ko. So, gusto ko sa akin lahat mag-start kahit mabagal. It's okay. As long as like meron akong sideline na nagko-cover up ng mga expenses ko. At least like every day, yung ginagawa ko is nadudun ako sa rotation where I have to, do it every day. And every day, meron akong ginagawa para ma-add sa store ko. So, lahat po ng editing na nakikita nyo sa aking store is galing po yan sa akin. Lahat ng setup and everything, editing, logo and everything, galing po yan sa akin. So, pinag-aralan ko talaga siya. It takes time for me. So, ayun. So, kaya ako kinonsider yung print on demand kasi
yung design mo mismo, how you design it. I know marami ka mabibiling design dyan out there, pero hindi mo naman pwedeng i-copy-paste lang yung mga design nila. You have to like make it yours. So, to make it yours, like, kailangan mo siyang dagdagan na iba. Doon papasok yung skills mo, like how you figure it out, the picture, the image, the coloring, and so. I know, like, marami kang mabibili na na PNG dyan and so. But then hindi mo siya pwedeng i-copy and paste lang as is. So you have to make it beautiful. You have to add something on it para sa isang mugs mo is hindi lang naka-printed yung isa. And then I offer customize as well. Customize is you know, you are the one who's putting the picture into the mugs, like based on your client's request. So yung portion na yun is that talagang medyo passion ko and gusto ko. And at the same time, like meron akong job, I'm a certified hair stylist here. So meron akong job na nagko-cover sa lahat ng expenses ko, and then this one. So, kaya inumpisahan ko yung Etsy shop. It's just because nakita ko yung potential ko in editing, and then nakita ko yung potential ko in making a design and you know, editing Photoshopped and so. And as well as connected na rin, because if you're a hairstylist, like connected na rin sa colors and everything. And one thing na napansin ko din for, kasi bago lang ako sa Etsy, it's just like 3 months nung parang talagang dinig ko siya, and talagang binuhos ko yung time ko and everything. So from then, like nakita ko yung interest ko na ginagawa ko yung ginagawa ko yung gusto ko, nagde-design ako, hindi ko napapansin yung time, kasi nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. And then that's the time na na-realize ko na, oops, so this is something like unique na hanggang later on, like nakuha ko na yung how to put the logo, like alam yung paano mag-mix up ng mga ano, mag-craft and everything, that stuff, nakuha ko na. And medyo konti pa lang yung product ko sa Etsy shop, but I am targeting like at 200 in about like 6 months. So ganun kahirap, ganun katagal gawin yung mga product na ginawa nila, and then they're making money like after a year, after 2 years, tsaka pa lang sila kumukuha ng nakaka-pick up ng sales. Hindi talaga ganun kadali. However, like meron din naman bumibili like outside the website mo, yung mga requests, yung mga friends mo. The good thing on me kasi is I'm working in the salon, and then yung manager ko is inaalaw ako na alam yun, i-market din yung aking mga panindar, yung aking Etsy. So kaya mas okay din. Ayun, so ang daming videos and ang daming videos sa TikTok, and then especially here in YouTube, na alam mo yung binibigay nila yung time nila para magturo ng Etsy, pero yung education na parang binibigay nila is very given na. And then kapag pumasok kayo talaga sa education nila, is yun talaga is may bayad. It's one of their marketing na rin. So, hindi rin kasi siya ganun kadali. However, comparing Etsy to Shopify and Amazon and eBay and any other stuff na application, actually, yung Etsy ang medyo pinakanakayanan ko na mag-isa na gawin siya, from editing to variation and from timing. And then yung Etsy na rin is meron siyang sariling advertisement. So, ayun, hindi nga lang siya talagang website na makikita mo na .com. It's just a link na ginagamit mo yung website ng Etsy. It's a platform.
Pero mas actually mas masyado akong naintindihan yung Etsy compared to Shopify and Amazon and eBay. So ayun. And one more thing, bakit ko kinonsider yung print on demand is because napakalaki ng market. So hindi lang iisang product yung kaya mong i-sell. So yung design na pinaghirapan mo is pwede mo siyang ilagay somewhere, pwede mo siyang ilagay sa t-shirt, pwede mo siyang ilagay sa shoes, sa bag, sa mugs. Actually nag-start ako sa mugs kasi yun ang medyo alam mo sa market ngayon is hindi siya nawawala sa top 10. Especially like personalizing the mugs. And ngayon merong color mugs, which is yun yung tinatarget ko na lahat ng mugs ko is pro, like color mugs. So, gagawa pa po ako ng mga videos na ganito. And if you have any question in regards to Etsy, in regards to print on demand, alam kong bago din po ako at hindi ganun kadali like mag-start and then mag-stand out and mag-stand up na rin to make your name. So, kaya lang it will take time. I rather like take it slow rather than mag-hire ako ng lahat ng tao para lang ma-put up ko yung store na pag hindi mo rin pinaghirapan is sayang lang din, diba? So, kailangan you as an owner, lahat ng problem is alam mong gawin. And then, once na medyo na-busy ka na, like, tsaka ka na lang kumuha ng help. Like, it will save you, like, a lot of money there. And also, like, a bonus na rin na sabihin ko, kasi nakita ko yung turnover ng, alam mo, nag-change yung gumagalaw yung camera ko. Nag-change kasi yung way natin of spending, yung way natin of earnings, and yung way ng pamumuhay natin. So, ngayon kahit yung mga kabataan na talagang hindi pa nakagraduate ng high school, ang gagaling nila sa NFT, ang gagaling nila sa stocks. Actually, ang dami kong natutunan sa mga kabataan ngayon. Ang dami kong fina-follow na younger generation na talaga natuto pa ako sa kanila than my own. Ang gagaling nila, like sa super thumbs up talaga ako sa kanila na alam mo yon alam na nila how to value the money. And nakita ko yung changes na sooner or later, alam mo yung tatanda tayo, sooner or later, like mapapagod tayo sa hakatrabaho. And ako kasi ang focus ko is freedom eh. Like I know freedom is attached to money. So, hindi mo makukuha yung freedom kung wala ka money. But then, like, it's not just like having your own business, but having your freedom is alam mo yun, mas masarap kasi siyang mas masarap na buhay na meron kang freedom rather than trabaho ka ng trabaho, meron kang money, and then napabayaan mo na yung itsura mo, diba? So, yun din yung isa kong kinonsider. And now, yung Etsy ko po is nandito sa aking YouTube. And makikita nyo po dun sa pinaka-cover is nandoon yung Facebook ko, yung Etsy shop ko. And baka gusto nyo pong tingnan. Actually, hindi ko pa mailagay dito sa YouTube ko yung Prada kasi hindi ko pa masyadong na papag-aralan kung paano. So, ayun, if you want to learn from me or some insight, I know I cannot give like